Umaga po mga kalipi. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano manghuli ng palos dyan sa ilog. Kasama yung buong angkan ko. Ayan, kung makapansin nyo, mga pamangking kuya, sasama daw sila. At tuloy doon na kami magpipiknik sa lugar kung saan kami mangangawil. So, ito na po mga kalipi, papunta na po kami. Marami pong extra. Ayan, maraming extra. Yung mga mga trabahan dito sa aming lugar. Diyan muna kayo mga kalipi. At kami patutungong kami doon sa lugar na aming pangangawilan. Ito mga kalipi, yung libas, yung dahon na gagawin natin pampaasi mamaya doon sa lulutuin natin. Ito kasi ang malimit na gamitin dito sa mga simpleng pamamaraan sa pagluto ng kung ano-anong So, dito lang kasi ito tumutubo sa likod bahay. Okay na yan, marami na yan. So, mamaya mga kalipi, ipapakita ko sa inyo kung anong uri ng dahon ito? Bakit ito ang malimit gamitin sa ganitong uri ng pagluluto? Ito yung aking pinsan. Si Ili. Dito sa likod ng bahay nila. Ayan. Ito mo pa, yung tangi pa. Ito mga kalipi, kukuha muna tayo ng pain. Yung earthworms, ang mabisang pain doon sa palos na target natin sa araw na ito. Ito. Ganito mga kalipi yung pain niyan. Yan. Yan yung mabisang pain diyan. So dito lang ito nakukuha sa likod bahay. Medyo dami-damihan natin ng konti para pili tayo magpaabot ng hapon doon sa patutunguhan natin. Medyo may kalayuan mga kalipi ng konti yung aming patutunguhan. Siguro mga isang kilometro lang naman. Kaya nga lang ang dadaanan dito medyo madulas kasi maulan dito sa amin. Kaya makapakahirap yung daan, madulas. Dito na kami dumaan sa ilalim ng nyugan kasi mas shortcut dito. Unlike doon sa mismong mga ilog na kung babaybayin namin yon, napakadelikado para sa mga bata. Mas magandang dito na kasi ang problema dito medyo madulas lang. So mga kalipi, antabay lang po mga kalipi at kami patutungo na doon sa aming patutunguhan. Andito na po kami mga kalipi sa lugar na aming target. Ito po yung Santa Lourdes Falls na dito matatagpuan sa aming barangay. Ito yung munting paliguan. Dito kasi kami naliligo noong kami mga maliit pa. Medyo malabo ang tubig ngayon kasi tatapos lang ng malakas na ulan dito sa amin. So ito yung sinyalis para magandang mangawil ng palos. Pag malabo kasi, pag umaga, lalabas sila pag nakakita sila ng pain. So maya-maya lang mga kalipi, isisit lang muna namin yung aming gamit para iumang na dyan sa tubig. Ito mga kalipi, inaayos natin yung pain niya para subukan nating ilatag yung kawil doon sa ilog
Ito po yung pain niya, yung earthworms. Mahilig kasi yung palos sa ganitong klaseng pain. Kaya ito yung kinuha namin. Kaya po mga kalipi yung pagpapain niya. So mamaya-maya lang iumang natin. Pagkikita man lang. Kaya mga kalipi, iumang natin itong sima dito sa may tubig. Baka sakali makakuha tayo ng palos. Kasi mga kalipi, ang nakukuha dito, kung hindi dito, ay yung palos. Marami kasing palos dito, dyan sila nanirahan sa ilalim ng matuhan. So mayroong mga malaki, mayroong magkatamtaman, at mayroong siyempre mga maliliit. So ngayon, hindi natin alam kung gaano kalaki yung makukuha natin. Pero sana makakuha tayo, kahit na ilan. Para mayroon tayong pagsalasaluhan ngayong tanghalian. So wala pa siguro nagigising na isa sa ilalim, kaya pagsagaan natin yung umang ito. Kaya maya lang niya, siguro meron na yan. Ito yung nahuli namin. Pero ito, napakadulas. Talagay natin. Naka-1-0 tayo. Dalawa na. So mga kalipi, nakaka-dalawa na tayo. Siguro, baka makatatlo tayo, maka-4. Dito natin. Baka mamaya, mauli tayo ng mas malaki, mas maganda. Oh, alis lang dyan mga bata! Oh! Alam na! Hindi na tayo makakahuli nito mga kalili! Yung mga bata! Oh! Alam na! Hindi na tayo makakahuli! Yung mga bata! Tumalun na! Pero, palagay ko, okay na rin yung dalawa ko yun? Malaki naman yun, saka mahaba. Medyo malaki naman, saka medyo mahaba. Pwede na rin yun. Wala na! Wala nang mauhuli dyan dahil mga bata biglang lumangoy, biglang nagkitalunan, takpunin yung sinali. Ito mga kalipi yung nahuli natin palos. Oo, kami mo. Gagayatin na natin siya para maya-maya iluluto natin sa palayok. Ayan. Ayan, napakadaling manguha ng ganitong klaseng isda dito kasi bihirang-bihira dito ang kumukuha dito. Kaya mabilis na dumami yung mga ganitong uri ng isda. Ito mga kalipi yung palayok na paglulutuan natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga kalipi kung paano ito lulutuin dito sa palayok. Langgana muna. So nakakuha tayo ng dalawa, halos parehas ang laki. Ayan. Ayan, pwede na to. Oh, kamay mo baka maputol. Oh, ayan yung pangalawa. Oh. Halos parehas ang laki niya. Ito yung isa. Ito naman yung isa pa. Siguro tamang-tama ito sa amin dito. Oh, ito yung mga pamangking ko na nag-aantay dito. Oh, dito yung mga kasama ko dito. Meron din yung mga bata na naliligo. Ito kasi mga kalipi yung talagang tagpuan ng mga kabataan, kahit pa nung araw, dito kami nagkita-kita. At ito ang pinapaliguan namin. O, ayan, oh. Dito kami natutong lumangoy sa lugar na ito. Kaya napaka-memorable sa amin itong lugar na ito. Maliit pa kami, andito na kami. So ngayon mga kalipi, siguro almost 5 years. Ngayon lang naman ako nakapunta rito kasi nag-iba kami ng lugar na tirahan. Doon kami sa bayan tumira. Ito na mga kalipi, ilalagay natin itong dahon ng sagi sa ilalim.
Saka ngayon natin ilalagay itong libas, itong daon ng libas. Kasi ito yung daon ng libas, ito yung magsisilbing pampakasim nito. At the same time, magiging gulay din ito pag naluto ito mamaya. Napakasarap kasi itong kainin mga kalipi kapag naluto na ito, lalo tagata. So ngayon, ang recipe natin, papangalanan natin itong adobo sa gata na may libas. So ngayon, lalagay natin itong dami-dami natin yung libas kasi masarap itong kainin mamaya. Ayan. Ilalagay natin ito ngayon na itong ingredients, yung sibuyas, ilalagay natin sa isda, sabihin natin itong luya, saka paminta natin. Dito kasi mga kalipi sa baryo, nakakabili ng paminta, tigpiso lang. So, napakatipid. Lalagyan natin itong palos, itong il na nahuli natin kanina. Hindi kalakihan pero napakarami ng naputulan namin. Kasi mahaba, di ba? Mahaba yung il, itong palos. So siguro kasya-kasya din sa amin. So mamaya na natin alaga yung sili kasi may mga bata, baka hindi nila kayanin yung sili. Adubuhin mo natin. So yun mga kalipi, iluluto natin ito pag natuyo, gagataan natin ito mamaya. So na, mayroon na tayong sponsor sa panggatong. Yan mo lang boy, yan. Salamat. Thank you. So, ito na mga kalipi, nagsisiga na yung kasama natin dito. Na mga kalipi, luto na yung isda, so pwede natin ilagay yung kakanggata para naman okay na. Ayun na mga kalipi, luto na yung ating recipe. Luto na yan, maaari na tayong kumain. Okay, napakasarap. Ito pa mga kalipi, yung bahagi ng palos. Nagkaroon tayo ng dalawang putahe ngayon. Mayroong inasal na palos. Ayan mga kalipi, kain na. Si, salok na dyan. Sige, kain na kayo. Sige, kain na kayo. Ito na mga kalipi, yung ating recipe sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po mga kalipi ang aming video, paki-like na lang at paki-subscribe para naman sa mga susunod ating vlog maging active kayo. Kung nga pala ang iyong kalipi, Kuya Mamo po lamang nagsasabing napakagandang umaga po sa araw na ito. Tara, kaya po tayo!